Yo guys, welcome sa Basic Knowledge. So ngayon is gagawa tayo ng continuation ng ating previous video, which is yung sa addition of fraction. Ngayon ang ating i-discuss naman is yung sa subtraction of fraction, or magma-minus tayo ngayon ng fraction. So kagaya lang nung una natin diniscuss, recall lang natin, ang fraction kasi is meron tayong tinatawag na numerator at denominator. So ang numerator is yung lagi nasa itaas, then yung denominator is yung lagi nasa baba. So sa example, meron tayong 1 half, meron tayong 2 fifth, 3 seventh, at saka 5 eighth. So pagka pinahanap kung anong numerator natin, ang ating numerator dito is yung 1, yung 2, yung 3, at yung 5. So ito yung numerator natin. Ngayon, yung ating denominator is yung nasa baba. So meron tayong 2, meron tayong 5, meron tayong 7, then meron tayong 8. Yan yung mga denominator natin. So mag-start na tayo dun sa ating example ng subtraction of fraction. For example, meron tayong 3/4 minus 1/4. So kagaya lang nung una nating ginagawa dun sa ating addition of fraction, sa subtraction of fraction, ganun din yung process na gagawin natin. So, kailangan muna natin mahanap yung product ng ating denominator. So, pagmumultiply natin yan. At yun din yung ating magiging denominator dun sa sagot natin. So, meron tayong 4 times 4, meron tayong 16. Then, i-cross multiply lang natin to. So, 3 times 4, meron tayong 12. Then, yung operation natin is minus or difference. So meron tayong 12 minus yung cross multiply naman itong isa, 1 times 4, meron tayong 4. So meron tayong ngayong sagot na 8 over 16. So ito na talaga yung sagot niya. Pero syempre sa ibang tanong is sinihingi yung simplest form natin. So kung isisimplify natin ito, meron pa, ito is magiging 1/2. So, ilang 8 meron sa 16? So, meron tayong 1/2. Ito yung simplest form or yung pwede pa nating possible na sagot. Then, magbigay pa tayo ng isa pang example. So, let's say meron tayong 3/4 ulit minus 2/5. So, ang gagawin natin, hanapin ulit natin yung product ng ating denominator. So, 4 times 5, meron tayong 20. Then, cross multiply para sa numerator. Meron tayong 3 times 5, 15. Then, yung ating operation, minus 2 times 4, meron tayong 8. So, kung isisimplify natin ito, meron tayong 7. 15 minus 8, 7 over 20. So, ito na yung sagot natin. Ang lagi lang natin tatandaan dito, kapag ka mag-subtract lang tayo ng fraction, is yung sa ating unang given. So, kailangan mas mataas siya dun sa ima-minus natin. Parang yung sa simple arithmetic lang. Kasi, halimbawa, meron tayong 3 minus 5. Ang sagot dyan is negative 2. Diba? Kasi mas mataas yung ating negative value. For example, meron tayong halimbawa 1/4 minus 3/4, for example. So, binaligtad lang natin ito, diba? Ang mangyayari dyan is product nito dalawa pa rin. So, meron tayong 16. Then, 1 times 4, meron tayong 4 minus yung cross multiply naman ito, 3 times 4, meron tayong 12. So, since mas mataas yung negative value natin, which is 12, pag dinedact natin yan, is meron tayong negative 8 over 16. So, pag sinimplify natin yan, meron tayong negative 1/2.
Yan yung kaibahan kapag ka mas mataas yung imina-minus natin kaysa dito sa ating naunang value. So yun lang ang tatandaan natin. So thanks and please like, share, and subscribe sa Basic Knowledge. Kung meron kayong mga tanong para malinawang kayo, comment lang kayo sa baba. So thank you.